So sa video natin ito mga ka-IT ay pag-uusapan natin kung paano ang mag-create ng LPB account beginner's guide. Isang magandang araw na naman sa ating mga ka-IT dyan at sa lahat ng ating mga katis Wi-Fi. Siyempre, welcome back na naman dito sa ating channel and of course, welcome sa ating panibagong video. Meron tayo mga ka-Piso Wi-Fi na mag-start pa lang ng ganitong business, ang Piso Wi-Fi window machine. At yung iba minsan ay bumibili ng mga second hand na mga window. So, ang nangyayari ay wala silang idea kung paano ang pag-transfer ng LPB license kasi unang-una ay wala silang account sa LPB mismo. So, merong mga nag-PPM sa atin mga ka-IT kung paano daw ba ang pag-transfer ng license at posible daw ba na ma-hack pa ang kanilang system ng pinagbilhan nila. Of course, mga ka-IT, pwede ma-hack ang inyong LPB system ng inyong pinagbilhan kasi ang license ay nakaregister pa sa kanilang mga LPB account. At doon, kung kukunik sila sa inyong LPB system or sa inyong piso Wi-Fi na binili sa kanila, ay pwede nilang i-reset ang password kasi magsisend dyan ng email doon sa kanilang account na nakaregister sa LPB mismo. So doon, pwede silang mag-reset ng password at magsasend dyan ng recovery o di kaya ng token papunta sa email nila at doon, ma-reset nila ang password ng inyong window na binili sa kanila. At doon, makakapag-login sila at makakapag-free time sila. So, mayroong may nag-PM sa atin mga ka-IT, no? So, ito pala mga ka-IT, si Ma'am Gretchen Palomar Calumba. So, shout out sa iyo, Ma'am Gretchen. So, siya nag-PM sa atin at nagtatanong siya. Sabi niya dito, hello po idol, may piso Wi-Fi ako na binili ko po sa kapitbahay ko. Pinalitan ko po siya ng bagong password ang window machine ko. Hindi po ba niya pwedeng mapasok ang window machine ko kung palitan ng password? Salamat po. So sabi ko dito, pwede po mapasok yan. Ano po bang system ng piso Wi-Fi, ma'am? So ito, si Ninja. Yan, LPB ang system ng piso Wi-Fi. At yan, sabi niya, ito po ba ang ibig mo sabihin, idol? Sabi ko, opo. Ano pong gagawin ko para hindi na pwede pasokin ang binilhan ko? So sabi ko sa kanya, kung may account siya sa LPB, sabi niya, account ko po sa Vendo, meron. So yun po yung local account niya sa ating piso Wi-Fi window machine, no? Sa kanyang LPB system. So sabi ko naman yung para sa LPB, yun LPB po. So sabi niya wala po. So sabi ko naman kasi kailangan nyo ipalipat sa account mo ang license kasi kasama yan sa pagbili. So isa pa to mga ka-IT, pag bumili kayo ng mga second hand na piso Wi-Fi window machine ay dapat nyo hilingin, no, ang mga license kasi kasama yan sa inyong pagbili. At dapat meron kayo mga sarili-sariling account kung ano man yung system na gamit nyo at doon nyo sa ipalipat. Kasi anytime ay pwede nyo ma-manage ang inyong mga licenses at pwede kayong mag-reset password, no, sa pamamagitan ng inyong mga account dyan sa LPB o kung ano man yung system na gamit nyo. So sabi ko dito, pag di nyo po yung kinuha, pwedeng-pwede niya ma-reset, no, ang password ng window mo at ma-access niya lagi. So sabi niya, ganun po ba? Pag bumili ako ng bagong SD card po, ma-access niya pa rin po ba SD card na may license? So sabi ko, oo, kahit ano po gawin yung palit. So ito makahit, pumalit man kayo dyan ng SD card, pumalit man kayo dyan ng bagong board, kasi kailangan nyo pa rin yung license. So halimbawa, kung kayo ay walang account, no, sa mga system na gamit nyo, at SIM license pa rin ang gagamitin nyo, galing dun sa binili nyo yung piso Wi-Fi window machine, ay siyempre, nakaregister pa rin yung license sa account ng pinagbilhan nyo. So, anytime ay pwede niyang ma-manage yung license kasi nakaregister doon sa account niya. So, sabi niya, may video na po ba kayo sa YouTube paano gumawa ng account sa LPB? So, that's why mga ka-IT, sabi ko sa kanya, gagawa po ako, ma'am, para sa inyo. So, ito mga ka-IT, no, ang video ito ay para sa kay Ma'am Gretchen Palomar Calumba since nawala pa po siyang idea. And of course, sa mga kapis Wi-Fi rin natin dyan na wala pang account sa LPB ay tamang-tama ang video ito. So before tayo mag-start, of course, shoutout muna tayo sa ating mga ka-IT dyan. Una-una sa kay All for One, One for All. Wow, ang gandang pangalan ni Sarah. Next is sa kay Ma'am Janet Golo from Tagum City. Ayan. And then, shoutout din sa kay Geoffrey Galicia
Shout out Wi-Fi ko to Team Mindoro. Ayan, so maraming salamat sa inyo mga idol. And of course, shout out na rin tayo sa kay Regner Igason. And last but not the least, shout out sa kay Ronnie Mark Garcia. Ayan, pa-shout out naman dyan idol at sa mga manonood dyan. Huwag kayong magsawang sumuporta sa kanyang YouTube channel. Dami kayo matutunan sa kanya. So maraming salamat mga idol sa inyong panonood sa ating mga videos at maraming salamat na rin sa inyong patuloy na pag-suporta. Alright, so start na po tayo sa pag-create ng ating LPB account. So una-una ay magbukas tayo ng ating browser. At dito ang ating gamit ay Mozilla Firefox. So ayan na ang ating browser. At dito mga ka-IT ay pwede na tayo mag-type no, ng LPB. Ayan. At meron naman dyang lalabas, yung pinakauna, ito yung website ng LPB. So, click natin yan. Alright, so ito na ang kanilang website, ito ang kanilang homepage, no? At dito makikita natin ang home, login, register, buy license, at saka ang kanilang link, no, papunta sa kanilang FB page. Saka meron din dito ang download kung gusto natin mag-download ng image. At pwede rin dito, i-click natin kung ano yung board na meron tayo, Orange Pi or Raspberry Pi. So since nagagawa tayo ng account, i-click natin yung register. And then dito mag-fill up lang tayo, gawa tayo ng username, ang ating email, number, password, tsaka confirm password. Alright, so for video purposes mga ka-IT, ay gagawa tayo ng panibagong account. Alright, so lagay lang ako dito ng username, mga ka-IT, and then yung aking email address. Oops, magaljanis.roly2020@gmail.com. And then yung aking mobile number, 0916-781-9856. So password, create tayo ng password. Okay. Then, confirm lang natin. Alright. So, after that, i-click natin yung itong checkbox na to. I am not a robot. Yan. So, once na naka-check na, click natin yung create account. Ayan. So, pwede natin itong i-save para automatic tayo mag-login next time at pwede rin hindi. Okay. So, don't save lang. Okay, so after that mga ka-IT, ito na yung nalabas. Hi, Magellanus Trolley. Okay, please click get verification code below to get verification. Okay, so kailangan pa ng verification. So, click natin to, yung get verification code. And then, magsisend yan sa ating Gmail. Buksan na natin ang ating Gmail account. Alright, so nakalagin na tayo sa ating Gmail, no? At tingnan natin. Ayun, ito nga. Mayroong sinend. So, buksan natin yan. Ayun. So, ito yung kanyang verification code. So, ito mga ka-IT, pwede natin i-copy. And then, i-paste natin dito sa box. Ayan. So, paste natin dyan. Then, click natin yung verify. Okay. So, sabi dito, congratulations, you successfully register to LPB Piso Wi-Fi. Ayan. So, click natin yung okay. Alright, mayroon na tayong account sa LPB. Okay, so ito na yung ating dashboard at ito ang ating radio server. So itong ating radio server mga ka-IT ay ito yung ating kailangan, okay, na ibigay halimbawa sa pinagbilhan natin ng window machine or ng LPB license mismo para dito i-transfer ang LPB license. Alright, so wag natin kalimutan to. Yung ating radio server ID kasi dito tinatransfer o sinesend ng pinagbilhan natin ang license ng LPB para may transfer sa ating LPB account. Alright, so sa video ito mga ka-IT, no, it's all about creation lang ng LPB account ang ating gagawin. Alright, so ito na mga ka-IT ang ating LPB account. Kung mayroon na tayong license, ayan, makikita natin dito sa ating license tab. Okay.
At kung mayroon na tayo mga machines, ay makikita rin natin dito sa ating machines tab dito sa gilid. So balik tayo sa ating dashboard. So dito sa ating dashboard mga ka-IT ay dito natin makikita no, ang ating mga machine kung mayroon tayo. Okay, kung ilan yung online, ilan yung offline. At kung mayroon tayong license na gamit na at saka hindi pa gamit. At meron din ditong e-load license. Ayan, unused saka used. So limbawa kung meron kayong e-load no, sa inyong LPB system. So dito rin natin makikita ang license ng ating e-load. Alright, so hanggang dito na lang ating video mga ka-IT. Maraming salamat ulit sa panonood. At huwag natin kalimutang i-like ang ating channel, i-subscribe ang ating channel, and of course, i-click na rin natin ang notification bell para maging updated tayo sa ating mga susunod na videos. So maraming salamat mga ka-IT!